Kumusta mga brad? Alamin natin ang 10 pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo na base sa explosive power o yield nito nung tinesting ito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang nuclear bombs ang pinakamapaminsalang sandata na nalika. Nagdudulot ito ng matinding pagkawasak sa napakalaking area na mabagsakan nito at may kakayahan itong kumitil ng milyon-milyong katao. Ang totoong value at lakas ng isang nuclear bomb ay nakadepende sa detonation power o yield nito na sinusukat halimbawa ng megatons ng TNT. Kung naalala nyo sa nakaraan kong video, nabanggit ko ang B-83 nuclear bomb na mayroong yield na 1.2 megatons ng TNT. Pero hindi yan kasama sa ating top 10 dahil ang listahan natin ay magsisimula sa 6.9 megatons na lakas ng nuclear bomb. Eh sobrang layo na ng B-83. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalakas na nuclear bomb na binay sa explosive power o yield nito at ikukumpara natin siya sa lakas ng atomic bomb na binagsak sa Japan noong 1945. Simulan na natin sa number 10. MK-14 nuclear bomb. Ito ang thermonuclear weapon ng Amerikano na dinisenyo noon pang 1950s. Ito ay experimental design at unang tinest noong April 1954 sa naganap na Castle Union nuclear test. Meron itong yield na 6.9 megatons at approximately mas malakas ito ng 328 times kaysa sa atomic bomb na bumagsak sa Nagasaki noong 1945. Ang MK-14 nuclear bomb ay mayroong diameter na 5.1 feet at may haba na 18.5 feet. May timbang ito ng 14,100 kilograms. Number 9, MK-16 nuclear bomb. Ito naman ay mas malaking klase ng thermonuclear bomb ng Amerikano. Ang bombang ito ay sobrang laki na may timbang na 19,050 kilograms at may haba na 24.8 feet. Kabilang ito sa pinakamalakas na nuclear weapons na na-develop dahil sa yield nito na 7 megatons. Mas malakas ito ng 333 times kaysa sa atomic bomb na bumagsak sa Japan, na bumagsak sa Nagasaki. Number 8, MK-53 o B-53 nuclear bomb. Ang nuclear bomb na ito ay may yield na 9 megatons. Sa detonation power na meron nito, kaya nitong wasakin ang lahat ng istruktura sa loob ng 15 kilometers radius at kaya pang sunugin ang palibot hanggang 32 kilometers. Ang thermonuclear weapon na to na dinevelop ng United States military noong 1960s ay may kakayang durugin ang mga bunker. Dinisenyo ito nung nauso ang paggawa ng mga underground bunkers ng Soviet leaders noong Cold War. Ang bombang ito ay may bigat na 4,014 kilograms at may haba na 12.6 feet. Number 7, MK-36 nuclear bomb. Ito ang thermonuclear bomb ng United States na may napakalakas na detonation power o yield na 10 megatons. Dinevelop ito noong 1950s. May sukat na 12.5 feet ang haba, 5 feet na diameter at may timbang na 8,028 kilograms. Halos lahat ng MK-36 nuclear bombs ay nag-retire na noong 1961 at 1962 at pinalitan na ito ng mas mataas na yield at ito ang B-41 nuclear bomb. Number 6, the Ivy Mike hydrogen bomb. Ito ang pang-anim na pinakamalakas na thermonuclear weapon ng United States. May sukat ito na 20 feet ang haba at may total na timbang na 82 tons. Meron itong total yield na 10.4 megatons. Mas malaki ito ng 472 times kaysa sa atomic bomb na binagsak sa Nagasaki noong 1945. Kaya nitong lumika ng mushroom cloud na may taas hanggang 56,000 feet in less than 2 minutes.
Number 5, MK-24 o B-24 nuclear bomb. Ito ay dinevelop din noong 1950s. Ang MK-24 ang pumapangatlo sa pinakamalaking nuclear bomb na dinevelop ng US. May sukat itong 25 feet ang haba at may timbang na 19,050 kilograms. May yield ito na 15 megatons. Number 4, MK-17 nuclear bomb. Ito naman ang thermonuclear weapon ng United States na may yield na 15 megatons. Mas kilala ito dahil sa laki at bigat nito. Meron itong 24.7 feet na haba at may timbang na 19,050 kilograms. Number 3, TX-21 Shrimp. Ito naman ang pumapangatlo sa pinaka-powerful na nuclear weapon sa buong mundo. Na-test ito noong March 1, 1954 sa Bikini Atoll sa Marshall Island. Diyan kinuha yung idea sa movie na Godzilla, na kung saan, nung nagkandak ng hydrogen bomb test ang mga American sa Bikini Atoll, nagambala ang Godzillasaurus mula sa underwater environment nito at na-absorb ang sobrang lakas na radiation. Kaya naging Godzilla ito at nagimagsik. Anyway, ang Bikini Atoll ngayon ay hindi na tinitinan ng mga mamamayan ng Marshall Island dahil sa napakataas na radiation sa lugar. May video na akong ginawa tungkol dyan kung napanood nyo na. Ang TX-21 Shrimp ay may timbang na 10,659 kilograms at may sukat na 15 feet ang haba. Ang explosion yield nito ay nasa 14.8 megatons na approximately mas malakas ito ng 1,000 times kaysa sa atomic bomb na ginamit sa Japan. Ang nuclear weapon na to ay kayang lumikha ng 7 kilometers na lawak ng fireball sa loob lang ng isang segundo. At ang mushroom cloud nito ay kayang umabot sa taas na 47,000 feet in less than a minute. Bagamat ang TX-21 ay hindi siya yung pinakamalaking nuclear bomb na dinisenyo ng mga Americans, may ituturing naman ito na may pinakamalakas na nuclear test na isinagawa ng United States. Number 2, B-41 nuclear bomb. Ito ay 3-stage nuclear weapon na dinisenyo pa rin ng United States noong 1960s. Ito ang pinakamalakas na nuclear bomb na ginawa ng United States na may estimated yield na 25 megatons. May sukat ito na 12 feet ang haba at may timbang na 4,840 kilograms. In terms of power nito at sa kakayahan na mangwasak, sa yield nito na 25 megatons, mas malakas ito ng 1,136 times kesa sa atomic bomb na binagsak sa Japan noong 1945. Number 1, Tsar Bomba. Kung ang halos lahat ng malalakas na nuclear bombs na una kong nabanggit kanina ay gawa lahat ng United States, this time, ang pinakamalakas sa lahat ay gawa ng Soviet Union noong 1961. Ito ay may timbang na 27 tons. May sukat ito ng 26 feet ang haba at may 7 feet na lapad. Meron itong yield na 50 megatons. Grabe, 50. Halos doble ang lakas nito kaysa sa B-41 nuclear bomb na nasa number 2 natin. Ang Tsar Bomba ay kayang lumikha ng 2.3 kilometers na fireball radius na kayang i-cover ang 1,661 na hektarya at ang mushroom cloud nito ay may taas na 200,000 feet na halos 7 times na mas mataas ito kaysa sa Mount Everest. Sa ngayon, wala pang nagki-claim na nakabuo ng nuclear bomb na mas malakas kaysa sa Tsar Bomba. Maging sa US at Russia, walang nagki-claim nito. Siguro kung meron man silang pinakatatago-tago na sobrang lakas na panggulat, eh hindi pa rin natin masusukat ang lakas nito hanggat hindi ito natetest tulad ng top 10 natin. Kaya sobrang delikado talaga na magkaroon ng nuclear war, lalo na sobrang dami na ng bansa ngayon ang merong nuclear weapons. Sigurado ubos ang lahat ng tao pag nangyari yun. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat
Hanggang sa muli.